Hey, what is up guys? Marvin here, and yan, for today's video, we are going to take a photo. Parang hindi siya street photography. Ang mangyayari nito is inside the campus. Now, we are going to take a photo dito po sa TSU or Turlock State University. Within the campus lang tayo mga tropa. So, most likely, ang objects natin ay the daily lives or daily scenario ng mga students ngayon. And right now, ang ating gamit-gamit na camera is still Canon M50 with a Tamron 70-300mm. Let's go guys and take some photos and let's show you yung stories or daily lives ng mga student dito. Okay? Let's go. Kanina pa, meron akong nakita dito na trip na trip kong photo, which is yung student dito na nakatambay doon sa may hallway na ito. Yan, makikita niyo ito siya. Yan, picture natin si Kuya. Kuha natin siya. Tapos yung mga students dito na nagda-lunch break. Ito. And then si Kuya nag-ML doon sa ating canteen. Gusto ko pang kunin yung mga nasa student center, yung mga nag-aaral na student na to. And then let's try yung nandun sa malayo, which is yung kaklase ko si ano, si AJ. Doon sa president, yan. Ito pa. Sana hindi tayo buhalin mamaya pag lumabas tayo, especially pag pumasok tayo sa kabilang campus. Ito pala main campus, which is the engineering campus, guys. Ayun, try natin yun. Dumadaan dito sa mismong pathway na to, sa hallway. Ayun, may student na nakaupo doon. Take natin yung ano niya. Settings niya na yan. So, ito yung mga nagre-review ulit. Once again, let's take a photo of them. Maraming students dito. Ay, si ate nag-milk tea. Ito, itong mga students na nakatayo sa labas. Ito naman, merong isang student doon na mag-isa. Mamaya hindi ko alam kapag kalimipat tayo ng campus. Makakuha tayo ng maganda doon kasi maraming ano rin doon. Marami naman tayo makukuha ng photos doon. Kaya lang ang problema natin doon is hindi na siya dito kapareho ng course natin. Ibang course na yung mga nandun. Ito mga papalabas sa student. Sige. Unan natin sila. A daily life of a student. Nagre-request ako kasi sa rin sa pati. Wala natin ang picture. Inside. Tara natin ng photo tong mga tropa dito. Mga kasama natin, mga soon to be engineers yung mga yan, mga tropa. Maganda naman yung naging output natin. Kaya natakot talaga dito ako at maraming ng professor dito. Baka masita tayo. So may segway lang din kasi tayo. Pasimple lang tayo ng take ng photo dito guys. Daily life ng students talaga. Makikita nyo, napaka-busy ng mga engineering. Isa pa rito, si Kuya. Yan, all goods.
kuhanan natin sila. At meron din mga students na nakaupo rito, so hopefully di nila ako makita. Page ko, sorry. Ay, kayo nasa mo ba kanina? Okay. Sorry, ano ba? Marvin Q Streets. Thank you. Thank you, thank you guys. Thank you, thank you. Kuya. All good. Ato, muna natin tong isang to. I really love the settings na meron sila. Yung dalawang student na nagre-review. Kinakabahan ako ng bahagya. Let's go. Palipat ba ako ng kabilang campus? Medyo bothered ako dito. Hindi ako confident dito sa kabilang campus. Kasi sa kabilang campus, maraming student na nakakapansin. Usually, itong circle na ito, maraming tumatambay dito. So, try natin makuhanan ng photos. Akyat lang tayo dito. Kunin natin yung camera and then, let's shoot. Dito, mas marami. Ayan, yung natutulog. Una natin, si Kuya'ng natutulog. Nakatago tayo. Bahala na. Hindi ko na pinapansin, guys. Tinitingnan na ako. Simplahan natin. May mga nakaupong students. Eto sa side na to, baka nakikita nila. Ay, meron tayo nakita magandang magandang area kung saan tayo pwede mag-take ng photo, which is yung Hagdan. Mapapansin nyo meron dumadaan doon. So manual focus tayo, may makyat. Tingin naman kayo dito sa bintana, ayun. Nakakatakot sila picture kasi baka mamaya professor sila. Yung forma nila pang professor eh. May nakita ko dito reflection ng gagawin natin ha. Wait lang. Ang masakit lang, meron po kasing mga students sa loob nito. Nakikita niyo itong classroom, guys. Yung classroom po sa harapan ko, meron po tayong mirror dyan. Ngayon, nagre-reflect po yung mga student na nandito sa likod ko. Hindi nila alam na kinukunan din natin sila. Kaya lang, yun nga. Medyo mapapansin tayo ng mga student na nasa loob. Baka akala nila sila kinukunan natin ng photo. Ito. Ayun, meron din ako nakita dito, kaya lang baka abutin ng siyam-siyam bago may dumaan sa bintanang yun. Ang ganda ng outfit nyo. Maganda dito guys, 50mm or either 35mm. Let's go na. Lang. Ito, sayang to.
lang tayo saglit, please. Ito kasi maganda yung setting ni ate. Kasi ko yun ah. Punan ko nga. Bilang side ulit tayo, balik tayo sa pintuan ng engineering. Ay, nako. Alright guys, so I think that's enough. And kita-kits sa bahay for editing and for the message and realization natin for today. Ang buhay kolehiyo ay hindi kadalian kundi ubod ng kahirapan. May pagkakataon pang ang halos magmakaawa ka sa guro mo makapasa lang. Sa buhay nating ito, maraming nag-aaral lang husto, gustong makatapos at makatulong, yan ang totoo. Gustong makaangat sa buhay at umasenso. Marami ding estudyante na kaya mag-isa, may mga estudyante din na sanay kasama kaibigan nila, mag-isa sa karinderya o buong grupo kumakain ng sama-sama at masaya. Dito sa buhay kolehiyo ko na pagtanto na ang pag-aaral ay dapat masaya lang tayo na pumapasok tayo para matuto at hindi para maging dahilan ng kasakitan mo. Marami ang nakakalimot sa mga bagay na ito na ang eskwelahan ay dinisenyo para ikaw ay matuto at hindi para maging dahilan ng pagkawala mo. Tatandaan at huwag kakalimutan na hindi lang sa pag-aaral o eskwelahan umiikot ang buhay at ang iyong kamunduhan kundi marami pang bagay sa labas ng yan. Tao ka lang din. Napapagod at subukan mo ding enjoyin, ikaw ay lumabas at subukang tahakin ng mga bagay na bukod sa takdang aralin. Maraming bagay ang natuturo sa eskwelahan pero tandaan mo na ang buhay at pag-aaral magkaiba yan. Na ang eskwelahan bibigyan ka ng aralin sa kakasusubukin, ang buhay ikaw ay susubukin para matuto ng iyong aralin. Kaya sana, kahit na gaano ka pa naglalaan ng oras sa silid-aralan, subukan mo ding lumabas sa apat na sulok ng eskwelahan, matuto ng mga bagong bagay na hindi natuturo sa paaralan dahil iba ang realidad ng buhay pagka-graduate sa kursong pinaghirapan. Baka magulat ka na lang, sampalin ka ng buhay at ikaw ay masaktan dahil ang realidad ng buhay ay di mo naaral sa paaralan.